Welcome back guys, Pete's Moto Vlog again. And for today's vlog topic natin is yung rear brake na mahirap gawin or kahit anong gawing bleeding is ayaw kumagat ng preno. Tulad ng mga XRM Trinity, KRY150 at iba pang mga motor. Alright guys, for this vlog, papakita natin kung paano yung proper way of bleeding ng gantong design na preno. At may apply nyo rin to sa most general common brakes naman yan. Gamitan natin ng empty bottle, nilagyan ko ng brake fluid sa ilalim. At may hose din siya. Para pag pump, makikita nyo kung may bula or solid na yung line. Meron din tayong DAT3 na brake fluid. Meron tayong syringe. Ito yung pinakagagamitin nating pang-pump ng fluid. At syempre yung 8mm close wrench para sa bleeder screw. Yan guys. Start na tayo. Kabit natin yung 8mm close para sa bleeder. At yung hose. May butas yung bote hanggang sa ilalim. Nakatapat yung hose. For this type of system, kahit ilang bleed na kayo, hindi pa rin tumitigas. Kahit na yung takbo ng fluid is continuous na, wala ng bubbles, pero hindi pa rin tumitigas yung brake system. Explain ko sa inyo kung bakit. Dahil to sa design at may technique kung paano natin siya maibibleed ng maayos. Next step natin is i-drain ko muna yung reservoir bowl. Then gamit yung syringe. Ipapakita natin dito yung standard way na ibang ginagawa ng mga mekaniko. Actually meron daw mechanic from Rusi sa kanila mismo yung unit. Hindi nila ma-bleed ng maayos yung brake. So hindi lahat ng mechanic alam yung ganito or possible na na-miss nila yung details ng caliper. Papakita ko sa inyo mamaya kung bakit mahirap talaga siyang i-bleed pag hindi mo napansin yung details na to. So, i-re-reveal natin mamaya guys. Sa ngayon, ikinabit ko yung hose ng syringe dun sa mismong hose naman ng reservoir bowl. So, bali dun tayo magpa-pump ng fluid. Kung wala kayong syringe guys, pwede rin naman yung manual na tapak-tapak. Pero yun nga lang, mas matagal yung ganung process. Dito kasi shortcut, mas madali. Para malaman nyo na rin kung ano yung magagandang technique. So start na tayong mag-bleed using yung syringe guys. Ipapump natin. Layo ko lang yung camera para makita nyo kung nagbabubbles yung ilalim ng bottle. Ibig sabihin nun may air yung system. So, let's go. Pump natin guys. Ayun guys, may nagbabubbles. Yan yung initial kasi may air talaga yung system kasi kakakabit lang ng hose natin. So, yan. Pansinin nyo guys hanggang mag-straight yung fluid natin pag naging solid na yan. Pump pa natin. Close ko muna. Tingnan natin yung brake lever. Malambot pa rin. Wala pa rin tension. Yan guys. Hindi siya tumitigas. So, try natin i-pump ulit. Tingnan natin kung may air. Open natin yung valve. Then, pump natin yung syringe. So, wala na siyang air pero
ganun pa rin. Tanong natin dyan mga kabrap, bakit ganun? Eh, nabilid naman na ng maayos, solid naman na yung flow ng fluid, pero hindi pa rin kumakagat. Ang reason is dahil dito sa design nitong caliper na to. Nasa taas yung banjong bolt, then nasa baba naman yung bleeder screw. Then yung tuloy-tuloy lang yung pag-bleed natin, so yung gravity, pinupull niya lang yung fluid pababa. Yung upper na piston, dalawang piston yan, yung upper is hindi nalalamnan. O, dahil nadidrain na siya agad. So bali, ang level lang ng fluid natin is from the banjo bolt hanggang dun sa draining system. So yung parang half nung piston na to is walang laman. Kaya pag apak mo ng preno, nakukompress lang natin is yung hangin. Kailangan kasi para umandar yung buong system, ang ikukompress ng hydraulics natin is yung buong fluid, kasi hindi natin makukompress yung fluid para na siyang solid material. So ang solution dito, itataas natin tong bleeder screw na to para pag binlid natin, lalabas yung excess na air. So tatanggalin lang muna natin tong axle para iangat natin yung caliper. Pataas yung, dapat nasa upper position yung needle bulb. Iyan guys, nasa taas na yung needle bulb. Then nasa lower part naman yung dalawang piston. So nasa taas na part na siya. Pag binlid natin yan, mapupuno muna yung dalawang piston ng fluid bago lumabas dun sa bleeder. Okay? Alright guys, proceed na tayo sa bleeding. Nakaangat na yung bleeder. Let's pump, pump, pump. Abangan nyo yung bubbles dito sa bottle. Tingnan nyo kung may lalabas. Naka-close pa pala yung bulb, sorry. Open natin. Okay, let's proceed again mga kabrap. Ayun, nakita nyo naman guys yung bubbles. So kanina solid na yung line niyan. Kitang-kita naman ngayon may bubbles pa. So ayan yung reason kung bakit hindi kumakagat yung brake, dahil hindi punong-puno yung piston natin. So ayan guys, solid na. Close natin. Ayan. Check natin. Ayan, may tension na. Guys, kung napansin nyo, no, sa ginawa natin procedure, wala tayong tinapon na brake fluid or walang sumama na kalat-kalat na fluid na delikado sa pintura. So, i-bleed natin ng konti pa. May konting bubbles lang pero solid na. Umaakyat na yung fluid. Close na natin guys. At testingin natin. Ibabalik na natin yung reservoir ball, then lagyan natin ng laman. Set ko lang yung cam. Kabit na natin yung lock. Then, ipil natin ng brake fluid yung bowl. Yung natira natin sa syringe, yun na lang ilalagay natin. So, yan guys. Saktong-sakto. Then, test na natin yung brake system natin. I-manual bleed ko lang ng konti para tumigas ng gusto yung pedal. So makikita nyo naman dito kung may air pa ba o wala. So pump, 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 pump. Hold. Tapos open natin yung needle. Makita nyo walang air. So ulitin nyo lang. Pump, pump, pump,
pump, pump, pump. Sorry guys, natanggal. So, na-feel naman natin na may tension na. Makikita nyo naman dito yung piston na gagalaw siya habang pinepress natin yung brake lever. Ayun guys. Kung mapapansin nyo, maliit lang kasi yung galaw niya. So, pwede na nating ibalik itong bracket natin. Then, pakita natin sa inyo yung kinalabasan yung bleeding natin. Sana guys, may natutunan kayo dito sa lesson na to. Alam ko maraming nahihirapan pagdating sa bleeding kung ganito yung design. Pwede nyo itong i-apply kahit sa front brake. I-apply nyo yan kung maka-encounter kayo ng caliper na nasa baba yung bleeder screw. For sure, kailangan nyo itong gantong proseso. Sana guys, nag-enjoy kayo at may natutunan kayo sa video natin na to. I-like nyo na lang yung videos ko at i-subscribe nyo na rin. Marami pa tayong i-upload na video para sa mga mahilig mag-DIY ng motorcycle at kotse. I-share ko lahat ng mga na-encounter ko na problem. Yun guys, maraming salamat sa panonood. Pits Motovlog again. Thank you.